Good morning! Ako si Balbardos. 97 years na tayo na sumasali sa Olympic. At iba't ibang sports ang isinasali natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Hedilyn Diaz. Congrats, Hedilyn Diaz! Mabuhay ka! 11 years old pa lamang si Hedilyn Diaz nang magsimula sa sport na weightlifting. Sa loob ng 19 years na pag-iinsayo, pagpuporsige, pagsisikap, focus at disiplina sa sarili, napanatili niya ang kanyang gold medal. At dahil sa nakapagbigay siya ng karangalan sa ating bansa, mahigit 50 million cash incentive ang natanggap ng ating pambato sa weightlifting. Bukod pa sa maraming nagbigay ng cash incentive, meron din nagbigay ng condominium unit at dalawang mamahaling bahay. May nagbigay din ng van at kulay ginto na kotse, gasolina at unlimited flight for life. Meron ding mga magsusupply ng pagkain at mga beauty product. Marami pang iba. Ang tanong natin, bakit nga ba ang meron na binibigyan pa? Tingnan natin sa Holy Bible. Buksan natin sa Matthew 25:29. Ang mayroon na ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ikaw na nanonood ngayon, merong ka rin potensyal at merong talento na ipinagkaloob sa iyo. Pwedeng maglaro sa iba't ibang sports at bukod sa sports, ang iba binigyan ng talento sa pag-arte, sa pagsayaw, at pagkanta. Iba't ibang field ang iba sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, ang mga kabataan na may pagkakataon na makapag-aral, pagbutihin ang pag-aaral. Ano ba ang kurso na kinukuha mo? Basta tuloy-tuloy mo lang. Posible ang mga kumukuha ng med. Pagdating ng panahon, isa ka ng doktor. Si Hedilyn Diaz nga, nagsimula siya noong 2002 pa. Anong petsa na ngayon? 2021 na. Ordinary lamang siya. Ngayon nga, dahil sa kanyang tamang attitude, isa na siyang extraordinary. Ikaw na nanonood ngayon, lagi mong tatandaan, meron ka. At kung kaunti lang ang meron ka ngayon, ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na meron ka. Lalago din yan.